obligasyon na tinutupad natin sa ating advokasya, tulungan yung mga migranteng manggagawa dahil siguro sila ang isang malinaw na sektor ng lipunan na talagang nagpakita ng nagsasakripisyo, mawalay sa pamilya, iba ang nakakasama, ibang pamilya ang inaaruga. So for 15 years na natin ginagawa yan na father, at masaya tayo na binalita sa kanila. This is a perfect time sa kanila. Dintax, kilala ka na ron. Naalala mo pagkadating ko, sabi ko, uy, kailangan kitang dalhin kasi pinapromote natin yung CMN. Pag umaga, maganda yung oras natin para sa kanila. Alas 6 ng umaga. Butiin natin. Opo. Pareho tayo ng time. Opo, pareho tayo ng time. Ay, nakikinig sila. Yes, yes. Ay, magandang umaga po sa inyo mga taga Hong Kong. Ilang taon mo ng advocacy yan? 15 years. So, marami sa kanila. Mas matagal pa. Nauna pa pala yan kaysa doon sa ating pagkikita sa go-negosyo. Ayan, salamat sa kagustuhan ni Francisco Colayco. Hindi naman po ako nagbibida na yan yung kagustuhan ko. Talaga tayo mga Francis. Oo nga. Ibang Francis. Talagang St. Francis. Hanggang sa Papa. Ay, oo nga. Pero pag sabi bang man for other, ano, Jesuita, ano ba? Jesuita yun. Si St. Francis, talagang for the poor at saka for the pati mga animals, di ba? The animals. Yung tungkol lang sa OFW, sa Hong Kong, yung mga nakasalamuha mo. Yes. Ano? It's a very big challenge. Ito kay Dinpak sa ibabato natin. Gustong-gusto nila. Wala silang ibang gagawin. Hindi sila pwedeng maging mamamayan. Mag-retire sa Hong Kong. Hindi sila magiging residente. So, babalik at babalik sila. Correct. At unfortunately, or realidad, hindi naman nila maaasahan yung pamilya nila rito, na alagaan sila. So, lahat sila would want to get into entrepreneurship. They will get into it for by chance, by choice, or because of the change na babalik na sila dito sa Pilipinas. Kaya napakalaki ng challenge. Paano natin sila matuturuan? Salamat sa programa ng CMN, itong Angelpreneurs. Kahit pa paano, bawat linggo na-update sila. Kasi Dinpak, yung ginawa ng natin sa Go Negosyo noon, miskin hindi ako physically nakasama, I help promote. Yung pupunta tayo, isang Sunday lang. Dalawang oras lang. Kaya bang ano? Kahit buong... Hindi, pero magsimba muna ng maaga, diba? Tapos diretso na, 10 to 4, pwede ba yon ng linggo? Pwede sila. Pero kailangan meron ding susunod na... Ang pwede natin gawin dyan is para bang, syempre, yung funnel yan, so lahat makikinig, di ba? Yes. Pero ang sa unang assignment pa lang, bibigyan mo lang ako ng 2 pahina, Tagalog, Taglish, Bisaya, whatever. Gagawa ka lang kung bakit at saka ano yung tingin mo na kaya mong pasukan. Doon pa lang, nalalagas na ang mahigit sa kalahati. Pwede nilang i-email siguro. So, yun na. So, yun ang pwede nang... At saka, ang pwedeng mentoring na Mentor Armand doon, kasi iba yung physical lecture. Alam mo naman ang Pilipino, lalo yung mga ate OFW, gusto yung may physical presence yung nagtuturo, di ba? So, pero pag nagkaroon na tayo ng one-on-one para bang mentoring, pwede na natin na naka... Facebook ano tayo or naka-Zoom yung sistema tayo na ginawa ko yon the other day lang nung meeting namin kasi yung aking staff nasa Angeles tao, so nag-Zoom conference call kami. Pwede yon. Pwede yon. Bilang pagtatapos sa Father, they are happy, merong programang ganito. Talaga. Perfect ang oras para sa kanila, alas 6 ng umaga. Pagdating ng 7:30, saka pa lang gumigising yung mga amo nila. Uh-oh. And they are ready to do their job. So, they are following at sana matulungan natin sila. Yung logistics niya na din Pax, yan po yung tinatrabaho natin para, yun nga, yung... one day, one Sunday, yep. Tapos yung follow-up, tatrabawin po natin yan, tapos ibabato natin kay Dinpax. And of course, sa
dalangin din ni at guidance din ni Father Francis. We will bring there si Angel Preneur. Yep. Live. Hindi lang Facebook. Ano kayo, patuloy kayong mag-text sa amin kahit sa Facebook kung meron kayong mga tanong. Kaya lang may tanong ako dyan, Brother Arman, kasi the problem there is, okay, they have the idea, they have the why are they going into that. But now, at the moment, they're nakakuan sila eh. May trabaho sila. Apo. Ngayon, ang experience, nakikita ko experience, Father, yung iba na mga taga-Saudi, nagtatayo sila ng negosyo dito. Eh dahil kailangan nilang bumalik sa Saudi, Hindi natututukan. Usually, binibigay nila sa isang kamag-anak. Katulad nung nagka-problema doon sa, sumama ako doon, Barman, sa OFW Summit. Sa harapan ko, Father, nag-awa yung mag-asawa. Kasi yung lalaki, nasa Saudi, iniwan niya yung manukan na nag-franchise sila ng manok, hindi sa kilala. Pagdating, Father, wala na yung kuwan, hindi sila nakabenta ng manok. Kasi sabi nung asawa, kasi nawala ng supply yung ating franchise. O hanggang sa, ang nangyari, they're stuck with yung... The fence. Yung sa manok, yung kwan, hindi yung fence. Yung panukan, yung nagbebenta ng inasal. Uh-oh. Something like that. Yung ihawan. Yeah. Ah, ihawa. Ihawan. Ah, so ang ginawang franchise, inasal. Parang inasal. Ko ang naging franchise. Akala ko poultry. Ay, meron ding isa. Doc din, poultry, inasa dun sa asawa. Tapos, dahil hindi siya marunong mag-manage or whatever, inasa dun sa isa. Pagtingin nila, wala palang poultry. Ha? So, ano I think yan? Yun ang nagiging problema because wala silang physical presence dito. Pero yung sinasabi kasi ni Arman, yung learning din mahalaga. So, dapat hindi nandun, lang, Father, yung... Pinapasa. Hindi lang basta pinapasa. Yung pinasahan... Yes, dapat paturuan din. Kasi yung physical presence nila, it will be impossible kasi sasabihin nila, number one, ayaw silang paalisin ng amo nila, number one. Number two, pag umpisa ka magnegosyo, kailangan mo maglabas ng pera. Pag naglabas ka ng pera, pag wala kang replenishment, wala din. Hindi naman, I mean, usually yan, pag bago ka, hindi ka naman makakautang sa banko. Hindi ka rin makakautang sa mga kamag-anak. Pero may mga logistics na hinahanda rin sila, Arman, para doon. Kaya perfecto, Father. May guidance tayo sa failure. Tayo mga firms na katulad ni George Winicky. Kasi isa yan sa kinakausap ko kay George nung nagpag-meeting ako sa kanya sa nung una, tinitingnan ko yung pag-negosyo. Kasi pwede tayong mag- handhold, kasama sa handhold, yung, more than the mentoring, is katulad ng ginawa namin doon sa co-op, is kumuha tayo ng mga maayos na franchise. Not to promote our friend George Winicky, but kasi kailangan meron silang laboratory of sorts para makita rin what the impacts, the challenges, the failure. Kasi gusto rin natin, hindi sinasadyang magkamali, mabigo, pero I think that's part of the process. Pero tama nga si Tess, minsan yung kumikita, pag ginamit niyang kapital at binigay sa kamag-anak o sa pamilya niya. Totoo po yan. Ganyan din ang aming experience, Father. Actually, we have yung ating TRC Entrep Workshop, yes, di ba? Yes, ito talagang kaiba dahil ang aming pong oras, 8 to 8. Kaya, may typo po ho yan. Hindi ka ako, 8 in the morning till 8 in the evening, yung lecture. 12, working lunch. We work you lunch, di ba? So, tuloy-tuloy po yon yung 12 hours na yon na 4-5 speaker. Tapos, magkakaroon ng gestation period na pag-iisipan nila ng 2 linggo, lahat yung kanilang insight, paano buuin. Kasi bibigyan ko sila ng parabang platform. Tapos, 8 to 8 ulit, latiguhan. Doon sa latiguhan na yung Father. Kunyari, ilan tayo normally? 50, 60 ang nag-a-attend test, di ba? Pero pagdating ng latiguhan, ang natitirang gumagawa, 30. 30. Tapos yung approach din. Baka tapos ganyan, yung 30, ang talagang nabubuo lang ang negosyo, baka 10. 10. O 5. Oh, 5 pa. Oh, pero, 5. But, diba? But 5 champions. Pero, yun, Father, yung 5. 1 is better than 2. Ito, Father. Pero yung 5, Father, yung talaga five. Yung talagang... And itong mga bata na grade 12, 100 yung team na nag-apply.
Sampo. Tapos sampo, ayan, kami ni Tess magkasama ulit. Doon sa sampo, ang natira dalawa, yun yung nilalatigo ko ngayon. Dalawa. Kasi, like kahapon, nasigawan ko yung isang team na ang memeari, kaibigan pa naman natin. Ay. Akala nila yung nanalo na sila ng trophy sa AIM, yun na yun. Sabi ko, your winning in the international competition does not, automatically qualify you for the international. Iba ang labanan. Ganun din, Father, negosyante ka dito, pag naging international na yung iyong brand. Hiningan ka ng times 10 ng requirement, wala na. Tapos pati quality, kung kailan international pa, nagsasuffer kasi minamadali mo. That's most of the time, yan na nangyayari. Di ba? Okay. Father, sige, para mag-segue tayo kay Ma'am Tess, ang pag-alis, may pagpalit naman. Pabanhin niyo, Father, meron lang ako talaga obligasyon. Walang problema. At nagbibisikleta ako ngayon, kaya wala akong sombrero. Nagbibisikleta ako papunta para sa kagustuhan. Baka mawala yung angel friend yung na sombrero. Di ba? So maraming salamat. Okay. At sa mga taga-Hong Kong. Paparatingin natin ang angel friend po sa Hong Kong. Basta ang request ko lang Lunes maluwag sa Disneyland. April din magpunta ko Hong Kong. Pwede ba natin timing na? Kailan yung father after income tax na? Hindi ko muna yung after income tax na. Para sa ako ko pa. Ang Holy Week natin 18-19. O sige. After Easter. After Easter na. Checking ko lang. Sige, okay. Happy birthday, man. Bye. Arman, maraming salamat. Maraming sa uulitin natin. O sige, break muna po tayo. Tapos tututukan natin si Tess de Maculangan.